everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, sino ang ipapasok mo sa kanila sa top 5? Kung sino-sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa coronation night ng Miss Universe Philippines. Kahit di naman ako talaga namang, ay nako, talagang sabi ko, sino kaya talaga ang matitira sa dulo ng competition na to, diba? Hindi pa natin ngayon sure kung sino nga ang mananalo dito, pero sa mga nakikita nating kandidata ay talaga lahat naman sila ay palaban. Pero, kung ikaw ang papipiliin ko, magbibigay ako sa iyo ng 8 kandidata, sino ang ipapasok mo sa kanila sa top 5 at sino ang iiwan mo para malaglad. So, yan. So, syempre, di ba, lahat naman sila ay talaga namang malalakas, magagaling. Pero sabi ko nga, masikip ang top 5 para sa Miss Universe candidates. Kasi sa sobrang dami ng magagaling. At talaga naman kahit din naman ako, oh my God, nakakaloka. So, ewan ko, pero tingnan natin, matira matibay. But sino nga ba ang pasok sa'yo sa banga para sa top 5 mo? So, meron akong ipinirepair na 8 kandidata dito. So, para sa akin, number 8 spot, syempre, hindi mawawala dyan si Stacy Gabriel ng Kaintana. Talaga namang masasabi ko si Stacy, oh my gosh, kung kumpiyansa ang pag-uusapan, talaga naman grabe ang kumpiyansa niya sa sarili niya para sa corona ng Miss Universe Philippines. At hindi lang yon, nakikita natin na lumalaban ang Stacy Gabriel at iba din talaga ang kanyang radar. Diba yung kanyang galing pagdating sa competition? Sobrang kumpiyansa talaga siya sa sarili niya at walang duda pagdating sa galawan ni Stacy Gabriel na alam mo talaga na kaya niyang kumuda, kaya niyang umakyat sa top 5 at hindi rin imposible, malay mo, masungkit niya ang corona. Diba? So, ako, Stacy Gabriel, isa sa mga strongest candidates talaga na masasabi ko. And then, next, syempre, si Cyril Payungo ng Pampanga. Si Cyril Payungo, to be honest, ang masasabi ko kay Cyril, sobrang masyadong iba yung datingan niya dito. Eh. Kumbaga, parang hindi man siya consistent, pero matatakot ka pa rin sa kanya dahil sa beauty, sa height, and then sa body, and then malay mo, bigla tong ito ang manalo ng Miss Universe Philippines. Nakakagulat kasi si Cyril sa mga eksena niya minsan. At talaga yung beauty niya hindi mo naman matatanggi. Very Miss Universe, di ba? At sabi ko nga, hindi imposible na sa kanya mapunta ang corona dahil alam mo na lumalaban ang isang Cyril Payungo, ang pambato ng Pampanga dito sa competition na Miss Universe Philippines. And then sumunod ay si Chris Stephanie Hanson. Yes, ng Cebu. To be honest, si Chris Stephanie, alam naman natin na silent killer ang ipinapakita niyang galawan dito. From the beginning, tahimik lang siya. Pero pag nag-perform na, grabe talagang, oh my God, sobrang panalo, sobrang plakado, pulido ang mga galawan. Pero syempre, hinihintay natin kung ano nga ba ang pasabog ng isang Chris Stephanie Hanson sa competition ng Miss Universe Philippines. Oh, eto na lang talaga ang nakikita natin sa kanya. Hindi natin alam yan. Malay mo, biglang umeksena yan ng todo-todo sa coronation night. At nakita naman natin nung wooling, di ba? Biglang grabe, performance talaga, panalo. At yung beauty, talagang sabi ko sa iyo, iba din yung beauty na meron ito, si Chris Stephanie Hanson. Chris Stephanie Hanson. And then next, si Alexi Brooks ng Iloilo. To be honest, si Alexi Brooks, sabi ko nga, you cannot underestimate si Alexi kasi isa si Alexi sa mga nakikita mo talaga na katulad din ng ibang kandidata na nakikipagsabay at nakikipagpukpukan sa competition. Hanggang ngayon, consistent pa rin si Alexi Brooks na nakikita mo talaga sa mga front runner ng competition na to.
at nakikita mo pa rin na umaarangkada ng bonggang-bongga. And then, syempre lahat tayo, inaabangan natin, ano nga ba ang pasabog ng isang Alexi Brooks? Iba ang ipinakita ni Alexi sa competition ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Isa siya sa mga masasabi kong very strongest black beauty sa labanan na to. Pero sabi ko nga, hindi ko alam, baka siya ba ang mananalo or isa siya sa mga makakarating sa top 5 or ano ang magiging resulta ng laban ng isang Alexi Brooks. So, yun yung mga inaabangan natin. But for me, Alexi Brooks talagang may ituturing kong very strongest candidate sa competition na to. At maaaring siya ang mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines din. And then, si Tara Valencia ng Baguio. Oh my God, si Tara Valencia talaga. Isa to sa mga paborito ng lahat ngayon dahil sa pagiging consistent niya sa competition at yung ipinapakita niyang iba't ibang klaseng styling pasabog. Ako para sa akin, magaling silang player dito sa competition. Magaling yung team, magaling yung player, and then nakikita mo talaga may cooperate sila sa isa't isa. At kung ano yung plano, ayun yung galawan. So talagang masasabi ko, ang Tara Valencia ang isa sa mga pinakamag lakas din ngayon dito sa competition ng Miss Universe Philippines at hindi naman madidinay yan dahil dalawang consistent na talaga na nakakuha siya ng sponsor, di ba? So, syempre exciting yung lahat sa darating na Aqua Boracay competition, swimsuit competition kasi sinasabi nga nung lahat mukhang dito na magpapaligsahan ang mga kandidata talaga kung sino ba yung makakarating sa dulo ng laban, di ba? So, exciting to para kay Tara Valencia. And then, marami din nagsasabi na si Tara Valencia ang pwedeng mag-uwi ng corona ngayong taon na to dahil sa ipinapakitang sigla sa competition. Totoo naman, di ba? Kahit din naman ako, agree ako doon na talagang, nako, baka kay Tara Valencia to, oh, di ba? And then, of course, Victoria Velasquez Vincent. Si Victoria Velasquez Vincent ng Bacoor, sabi ko sa iyo, level up talaga ang laban niya dito sa Miss Universe Philippines at hindi natin madidinay yon dahil nakita naman natin kung paano to umiksena, paano to gumalaw, paano to makipagsabayan, talagang pulido lahat. Sabi ko nga, si Victoria Velasquez Vincent, wala akong masabi sa galing, wala akong masabi sa ipinapakitang sigla, at wala akong masabi sa styling nila. As in talagang pulido ang bawat pinapakita ng isang Victoria Velasquez Vincent sa competition na to. Nasa destiny na lang talaga kung kay Victoria mapupunta ang corona na hindi rin imposible na pwedeng putungan talaga ng corona. Diba? So, alam ni Victoria Velasquez Vincent yung tamang galawan eh. So, ayun yung ipinakita niya sa competition. At wala akong nakita na kahit anong dahilan na pwede niya ikatalo talaga sa competition. Consistency, andiyan dyan. Styling, andiyan dyan. Yung energy talagang nakita naman natin. Pumihit yung energy niya. At kahit ako, masasabi ko, pwede din talaga si Victoria Velasquez Vincent ang mag-uwi ng corona this year, di ba? And then next is Chris Maggari ng Taguig. Ay, my God. Ito talaga, sobrang iba din ang pinapakita nito sa competition na to. Silent but killer. Nandoon din yung masasabi mo, total package ang isang Christy Maggari para sa Miss Universe. Body, beauty, and brain. Asa kanya lahat. Ang ganda ng katawan, ang sexy, ang ganda ng mukha, yung height na ino-offer, talagang nasa kanya na. And then, tahimik lang sa laban. Pero, nandoon na, alam mong aarangkada. Kasi, strategy game niya eh. Sobrang nagpapaka-dark horse, ganon. Pero, naniniwala ako, ang Christy Maggari ay isa sa mga possible na matira dito sa competition at possible na mag-uwi ng corona, di ba? So yon, so talaga nakikita naman natin na iba din talaga yung ino-offer. Kung bukas na yung Miss Universe, hala, lilipad na yan papunta doon sa Miss Universe, ready na, nasa kanya na lahat eh. So yon, so tingin ko malakas talaga ang laban ng isang Christy Maggari dito sa competition ng Miss Universe Philippines at maaaring makarating sa dulo ng competition. So, yun. At yun yung aabangan natin kasi iba talaga yung ipinapakitang performance, iba yung ipinapakitang galing. But, let's see. And then, next is, of course, Atisa Manalo ng Quezon Province. Maraming nga nagsasabi na
mahirap gibain ang isang ati sa manalo sa competition ng Miss Universe Philippines dahil parang nasa kanya na ang corona, sa totoo lang. At nakikita naman natin yung mga eksenang ipinapakita niya. At naniniwala ako na isa siya sa mga masasabi kong pinakamagandang mukha, pinakamalakas na kandidata, at pinakamagaling talaga. So, pwede mong masabi na siya na ang next Miss Universe Philippines. Pero sa mga naglalaban-laban ngayon, lahat naman sila ay possible talaga na mag-uwi ng corona sa mga kandidatang nabanggit natin, katulad ni Miss Pampanga, ni Miss Cainta, ni Miss Cebu, Iloilo, Baguio, Bacoor, Taguig, at Quezon Province. Isa sa kanila ang pwedeng manalo ng Miss Universe Philippines ngayon taon na to. And then, of course, nandoon tayo na sino nga ba ang papasok sa top 5 sa kanila? Diba? So, lahat tayo talaga parang sino ba ang makakatungtong. Pero, syempre, may twist tayo. Nagbigay ako ng 8 kandidata. Sa tingin mo, sino ang makakalusot sa top 5 para sa'yo? So, yun, sa mga nabanggit natin kay Pampanga, Cainta, Iloilo, Baguio, Bacoor, Taguig, at Quezon Province, Pampanga, sino sa tingin mo ang lulusot sa top 5 para sa'yo? At sino ang maiiwan at malalaglag sa mga kandidatang nabanggit natin? So, yon. So, syempre, di ba, exciting to. So, syempre, gusto ko makita yung komento ninyo dyan sa baba at para makuha ko naman yung survey sa inyo. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, syempre, excited ako sa mga comment ninyo kung sino ang ilalaglag ninyo at kung sino ang ipapasok ninyo sa top 5 kina Pampanga, Cainta, Cebu, Iloilo, Baguio, Bacoor, Taguig, at Quezon Province. So, ay nako, ang hirap di ba pumili? So, sige nga, tignan ko kung sino ang mga pipiliin ninyo. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-like ng video natin at nakaka-subscribe dito, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo yung notification bell at comment below para at least malaman ko naman kung anong chika mo. So, yan. So, guys, maraming salamat po. Always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli na ching-chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.